pinag-isipan ko kung mabuti. Pinag-aralan ko mabuti, pinagdasal ko, marami akong mga kaibigan na kinausap, marami akong mga taong tinatanong, nagtatanong at pinakikiramdam, management, ordinaryong tao, kasama ko sa programa, di ba? Lahat, lahat o. All walks of life. So, dumating na yung point na I have to decide, which is ito nga ako ngayon. Kasi nga, ito yung second to the last day ng filing. Bukas na lang po ang filing. So hanggang kagabi o. At yun, nung last Sunday, tinawag ko yung mga kaibigan ko, mga tigakabanatuan, dumating din doon si John Strada, si Vito Camo, mga malalapit sa buhay ko. At may mga nakausap akong mga talagang galing talaga doon sa, kumbaga, saan ako nagsimula. So lahat ng ito, kinausap ko. Kumbaga, kinausap ko yung sarili ko. Kailangan ikaw mag-desisyon sa buhay mo, hindi ibang tao. Hindi yung opinion nila, dapat kausapin mo yung sarili mo kung gusto mo ba to, kaya mo ba yan, anong gagawin mo dyan? Weigh mo yan eh. As ito yung programa mo na araw-araw, Monday to Friday, nakapagbibigay ka ng saya, nakakapagbigay ka ng tulong sa abot kaya mo, so lahat ng ito, binabalansin mo sa buhay. So nakikita ko ngayon, nakikita kong hindi nagkakasundo. Nakikita kong nagbabangayan. Nakikita mong pataasan ng ere, hanapan ng dumi, di ba? Sabi ko, napakahirap pasukin ang isang bagay na ganito yung papasukin ko. Una sa lahat, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako po isang drummer lamang nagsimula na kumikita dati ng 50 pesos, 80 pesos, 120 pesos, at yun, hanggang kailangan mo lang mabuhay. Makakain ka lang, makapagbayad ka ng kwartong bed space mo. Sakaling tatakbuho ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, lait-laitin lang ako doon nung ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin. Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law. Dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ang awayan. Binoto kayo ng sambayanan, pero yan ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong taksa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi. Pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw niyo magkasakit? Samantalang yung mga taong nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa television, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating
paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman huwag tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makaganti sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok ang isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagserbisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo, pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagda-number one? Bakit Gangnam Style? K-pop? Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino, yung K-pop suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo masenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba ito? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo nadidinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun na isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. COC, the last day of filing is tomorrow. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang hindi ako namamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang. Oh, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again. Di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Itong sinasabi ko sa inyo, ito yung nakikita ko sa mga politiko,
Huwag power. Love ang bigay nyo. Paglilingkod. Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Paniwala kayo sa akin. Pag nag-COVID ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo dasal ang kapwa mo. Tulong. Diba? Sa lahat ng mga frontliners, doktor, health workers, lahat. Saludong saludo ko sa inyo.